The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out, the mute man spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons." Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom and curing every disease and all illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. For 2 months, a family in their self-quarantined were safe, were happy, and 2 weeks ago, suddenly, the old man inside the house was brought to the hospital. Just for a day, he lost his life. And the family was confused. How come? Wala namang lumalabas sa atin. Ano po? Wala namang lumalabas. And kaimbestiga, yung isang kasambahay o yung isang kasama sa bahay, not really the kasambahay, ay tumanggap ng bisita ng hindi alam ng iba. At dahil doon, napahamak ang ibang tao. Alam po ninyo, magkaiba po yung ipinaalam at saka ipinagpaalam. Ipinaalam at saka ipinagpaalam. Yung ipinaalam, you are just made aware. Yung ipinagpaalam, inihingi ng permiso. Worse, walang ipinaalam. Inilihim. Walang nakakaalam. Tatlong bagay. Di po ba? Alam ba yan? Ipinaalam mo ba yan? Ipinagpaalam mo ba yan? Marami tayong problema sa bahay, sa lipunan, sa ating mga pagkatao, kasi may mga bagay na dapat ipinagpapaalam pero hindi naman ipinagpaalam. Ang malungkot ay ni hindi mo nga isinabi, inilihim mo. Kaya may mga napapahamak. What is the first reading trying to tell us? Oh, gumawa kayo ng hari, ng mga rena, gumawa kayo ng kung ano-ano na hindi nyo man lamang isinangguni. You did not consult God. Worst, you did not ask permission for it. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon napahamak ka. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos kasi hindi mo naman ipinagpaalam sa Diyos. Kaya nga, halimbawa, yung mga taong gumawa ng desisyon sa buhay
na hindi man lang tinatanong ang Diyos. Lord, ito ba ang gusto mo? Ito ba ang gusto mo? Ano pa? Tapos ngayon, nagkakaproblema ka. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos kahit wala namang kinalaman ang Diyos sa desisyon mo. Itanong po natin sa ating mga sarili, ito bang aking mga problema ngayon? Ito ba ipinagpaalam ko sa Diyos? O ipinaalam ko man lamang sa Diyos? Sasabihin ng iba, alam naman lahat ng Diyos ang aking ginagawa. Pero ang Diyos ay hindi nakikialam. Nakapagpunin niyo? Hindi nakikialam ang Diyos sa mga bagay na hindi mo ipinagpaalam. Sapagkat magkaiba po yung nanghihimasok at nakikialam. Ako, may pakialam ako sa mga taong halimbawa pumapasok sa simbahan. May pakialam ako. Sapagkat tungkulin ko kung ano ang nangyayari sa simbahan. Hindi po ba? Ngayon, pag ikaw ay naglabas ng isang upuan, ba't mo, anong ipinagpaalam mo ba yan? Kanino mo yan ipinagpaalam? Hindi po ba? Suriin po ninyo. Marami tayong problema sa bahay dahil dyan. Dahil dyan. Sabi ng isang anak, Ma, bumili ako ng bagong iPad. Sabi ng nanay, Okay, bayaran mo. Sabi, Ma, wala akong pera. Wala akong pera. Sabi, ba't mo binili? Eh, kasi maganda eh. Oh, wala ka palang pera eh. Ba't mo binili mo? Ma, bayaran mo. Kanino mo pinagpaalam? Hindi po ba? Kanino mo pinagpaalam? Nabibilhin mo yan. Wala ka palang pambayad. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ayaw nating tayo pinapakialaman, pero hindi naman natin kaya. Kaya marami tayong problema sa buhay. Ipinaalam, ipinagpaalam, hindi natin ipinaalam, pero ayaw nating tayo pinakikialaman, hindi po ba? Ngayon, ang isang problema din, Father, ang aking anak hindi man lang nagkukwento, hindi lumalabas ng kwarto, ayaw makipag-usap. Ano pa? Ito naman mga anak na ito, kayo mga anak, hindi, huwag nyo namang gawing manghuhula ang inyong mga magulang. Magtatampo-tampo kayo, hindi kayo magsasalita. Hindi nyo ipinapaalam kung anong inyong mga saloobin. Hindi po ba? At dahil hindi kayo pinapakialaman, kasi sikreto ko, no? Magtatampo kayo. Bakit? Kasi ang tingin nyo naman sa inyong mga magulang, mga manghuhula. Manghuhula. Hindi po ba? Look at these simple problems. Simple lang yon. Hindi mo pinaalam, hindi ka nagpaalam, ayaw mong ikaw ay pinapakialaman. Tapos pag hindi ka pinapakialaman, ikaw may problema, sasabihin mo, hindi ako love. Hindi ako love. Ang Diyos ay hindi makikialam sa mga bagay na hindi mo ipinagpaalam. Sapagkat hindi nanghihimasok ang Diyos sa mga bagay na wala siyang karapatan. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, ano sabi sa Ebanghelyo? Ipagdasal mo na mayroong dagdagan ang manggagawa sa ubasan. Ikaw ang hihingi nun, hindi ako. Ikaw ang manghihingi nun. Nakikita ng Diyos kung gaano kalunos-lunos ang iyong buhay, dala ng iyong kawalan ng pagpaalam, at pagpapaalam.
My dear friends, you cannot say, Lord, ba't wala kang ginagawa? Ba't hindi ka kumikilos? Bakit mo kami pinapabayaan sa ganitong kalalagayan? Itanong mo muna sa iyong sarili. Ipinagpaalam mo ba yan? Ipinagpaalam mo ba kung sinong iluluklok mo dyan? Ipinagpaalam mo ba kung sino ang ilalagay mo dyan? My dear friends, my brothers and sisters, keep this in mind. That Saint Ignatius, when he speaks about discernment, please listen. Discernment is making a choice between two goods. Two goods. Dalawang tama. Discernment only happened when you ask God and you think, and perhaps you want to know what is the best between two goods. Meron lamang pagninilay o meron lang pagsasaliksik, meron lang discernment kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na dalawang tama. Walang discernment between right and wrong. Hindi ka nagtatanong, kalooban ba ng Diyos ito? Ang gawin ko ang mali? Hindi. Sa araw ito, mga minamahal, mga kapatid, maupo ka sandali, maya-maya maupo ka, at tingnan mo ang iyong buhay. Alin dito ang ipinagpaalam mo? Whom you ask for permission? Alin dito sa buhay mo na pinaalam mo lang na ngayon nahihirapan ka? Higit sa lahat, alin sa buhay mo ang inilihim mo na nagdudusa ka ngayon? At ayaw mong ikaw ay pinakikialaman. Hindi mo pwedeng sisihin ang sino man sa iyong buhay na hindi mo sila isinali sa simula pa lang. Amen. I urge you, my dear friends, my brothers and sisters, even though there is a certain level of laxity that you can go out, if you don't really need to go out, don't go out. Hindi porke BBQ na, MMQ, ano Q, hindi ko alam kung anong Q na ngayon. Ano pa? Hindi ibig sabihin wala ng virus. Wala ng virus. We are beginning to get afraid that in this sudden surge of COVID patients, kahapon po, mayroong 11 listahan ng hospital fully occupied. Nagdagdag na daw ho sila ng ward for COVID patients. Baka ito ay second wave. Ano po? Yung po mga immunocompromise, huwag kayong pasaway. Ano po? Mabuti kung kayo ay ma-ICU lang at makakalabas. Tandaan nyo may bayad. Baka pag uwi nyo, abo na kayo. Ano po? Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Doon po sa mga nagtatanong, bakit walang di po ba, Father, kahapon? Piyesta. Pasensya na, piyesta. Ano po? At saka Linggo, wala talagang di po ba pag Linggo? Monday to Saturday lang. Mamaya, meron. Ano po? Salamat uli sa mga naghandog, sa kanilang mga love offerings, sa pagbibigay ng suporta sa ating apostolate, isang kanin, isang ulam. Ano po? Hindi na lang po tuwing Webes, ginagawa po nating tatlong araw sa isang Linggo. Ano po? Tuesday, Thursday, and Saturday, pero hindi po tanghalian, we find it more necessary to do it in the evening. Ano po? In the evening, para hindi sila natutulog sa kalsada ng gutom. Meron pong nagsabi, mga Katoliko ba yan, Father? Ba't mo binibigyan?
Ano ba naman yung tanong na yan? Ano pa? Hindi natin sila binibigyan dahil sila ay Katoliko. Namimigay tayo dahil tayo ang Katoliko. Inuulit ko. Hindi natin sila binibigyan dahil sila ay Katoliko. Namimigay tayo dahil tayo ang Katoliko. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. When people are good, be good. When people are not good to you, be good because it is who you are. And you will be rewarded even to the least of the good things you have done. Going back to what I've said earlier, yung anak, itinakas ang sasakyan. Itinakas. Hindi pinagpaalam sa magulang. Nabangga. Nabangga. Mabuti kung sira lang yung sasakyan. Merong nabangga. Merong ibang naaksidente. Siyempre, pinapagalitan ng magulang, ano po, sa presinto. Noong tinatanong, ba't mo itinakas? Alam mo namang hindi. Ba't hindi ka nagpaalam? Sabi nung bata, ay kasi kahit ipagpaalam ko, di nyo naman ako papayagan. Natural. Hindi naman lahat ng ipinagpapaalam, pinapayagan. Ngayon, hindi ka nagpaalam, napahamak ka, may ibang taong napahamak. Ang pamilya mo ay napahamak. The first reading speaks of that. Hindi isinangguni, o hindi ipinaalam, hindi itinanong, hindi pinagpaalam ng bayan ng Diyos at sila ay nagdusa. It's good to look into ourselves. What are the things in my life that I set aside God and now I am suffering? My dear friends, my brothers and sisters, magkaiba yun. Ipinaalam at ipinagpaalam. At higit sa lahat, pasalamat kayo mga anak na kayo ay pinapakialaman pa ng inyong mga magulang sapagkat ang palatandaan na mga magulang na hindi na nagmamahal ay yung sila'y wala nang pakialam. Indifferent. Indifferent. Pero ang paalala ko lang sa mga anak, hindi manghuhula ang inyong mga magulang. Kaya ipaalam ninyo kung ano ang inyong nararamdaman. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.